Pinalitan na ng MMDA ang ilang concrete barriers sa EDSA. Umaasa silang mababawasan na ang disgrasya, lalo't hindi na sa gabal ang mas manipis na metal bollards. Nagbabalita si Gerard de la Peña. Wasak ang harapan ng SUV na ito matapos bumangga sa concrete barrier sa northbound lane ng EDSA, ilalim ng Shaw Boulevard Tunnel, mag-aalas 5 ng umaga kanina. Sinisi ng driver ang isang light truck na gumitgit umano dito, gayong masikip na nga ang kanyang lane dahil sa concrete barrier. Bandang alauna ng hapon, isa pang SUV ang bumangga sa barrier sa kaparehong lugar. Swerteng walang nasaktan. Naganap ang mga aksidente sabay sa pagpapalit ng MMDA ng metal bollards sa mga concrete barrier. Donasyon daw ng isang kumpanya ang 6,000 bollards na tiyak na makaluluwag ng kalsada, lalo na sa mga paakyat ng flyover at papasok ng mga underpass. So we try to maximize the space for the buses and for the private vehicles. So mas maganda kung minimal lang yung median lane nila. So we're slowly kung dumating na yung mga bollards, papalitan na natin ang bollards. Inaasahan din daw na makakabawas ito sa mga aksidente. Pero dahil limitado lang, concrete barriers pa rin ang ilalagay sa mga bus stops. Gayun din sa mga hindi na malalagyan ng bollards. Kaya hindi raw masasayang ang pondo ng Department of Transportation na ginamit sa pagbili ng concrete barriers na nagkakahalaga ng 4,000 piso kada isa. Mga bollard na yari naman sa PVC pipe at semento ang ginamit ng DPWH para maharangan ng bike lane sa East Avenue. Importante yung magkaroon ng bike lane dito sa East Avenue sa Quezon City dahil kasama ito sa tinatawag na hospital loop kung saan magkakalapit ang mga ospital. Kailangan na raw ito ngayon para maprotektahan ng mga healthcare worker na nagbibisikleta papunta sa mga ospital at pauwi sa kanilang mga tahanan. Pero kung ano raw ang nakikita ngayon ay hindi pa ang permanenteng bike lane. DOTR and DPWH are actually coming up with a standard bike lane guidelines and hopefully this will be done before the end of the month. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.